For our special feature, we have Summer! Yeah, I found So, mas makikilala niyo si Summer after this. Kasi first time niya magpapa-interview. It's such an honor! Thank you talaga, Summer. Busy kasi itong bagong superstar. So today, sasagutin ni Summer ang mga katanungan niyo. Let's do it! I'm a she! She. She's a daddy's girl. Summer Ford. I call her Sammy, siya Summer. Samiru. Samiru. Pang Japanese ganun. But you can call her Summer also. Pag nga sa ano, Sam Sam Murmur, yun yung pangalan niya sa series. But ako Sammy. Sammy! Four. Sabi niya, age is just a number. Habang buhay lang namin siyang baby. Kasi yung totoong mom niya, hindi ako, si Snow. Bigay si Snow sa akin ni DJ for my 18th birthday. At 24 ako ngayon. So I assume nagkaroon ng summer nung mga 20 na ako. So let's just say she's 4 years old. Or 5. Basta kung ano, unknown. Sleeping! Sumunod sa akin. Going to daddy's lap! Punta dito sa bumisita sa bahay. Yeah, sometimes dito siya nagsasleep over kay DJ. Awayin yung ibang dogs kasi ngayon superstar na siya. Susuplado na siya sa ibang dogs, sa mga kapatid niya. Don't do that. And isa niya hobby, humingi ng pagkain. Iiyak siya para humingi ng pagkain. Anong favorite food niya? Liver. Anything that dad eats. It's my favorite too. Hot dog. Huh? Paano niya inaaway? Kasi protect me things si Summer sa bag. So pag si DJ, kunwari, dadalaw siya sa bahay, may dalang bag. Kapag pinulot ni DJ yung bag na yun, alam na niya na, na aalis si DJ. So may bag siya ng taping bag niya. So, nung pagdating niya, nakatabi sa kanya, inaaway na lahat ng dogs na lumalapit sa bag na yon. Kasi alam ko, pinaprotect niya, tapos nalaman-laman ko, nandun kasi yung pagkain niya sa loob ng bag. So, ayaw niya i-share. Tapos dun sa spot niya, ayaw niya pupunta dun sa spot niya, or sa blanket niya, or higaan niya. Medyo ano siya? Territorial. Pero hindi naman sobra. Gagano'n siya, gagano'n lang. Pero wala naman talaga siyang gagano'n. Yeah, kasi malalaki din yung aso sa bahay. As if naman... Kalabanin niya yung malalaki. Oo! Malakas na loob niya kasi siya yung favorite ng tatay niya. But again, yeah, si no favoritism in our family. So anyway, ba't kami napapayag bilang magulang ni Summer? Una, ayaw ko pumayag. Kasi nga, limited lang yung pwede sa locked-in. So, wala rin ako PA. Walang mag-aalaga sa kanya. Tsaka, baka feel ko mapagod siya. Tapos, kinausap si DJ. Tapos si Leo nga, sinabi niya na dapat talaga yung lumaking aso sa amin. So, binasa namin script. Binasa niya. Nagustuhan niya yung rule. Big break nito. At tsaka, parang first time magla-lock-in. So, gusto lang namin nandun din si Summer ang para tuwing uuwi, di ba? Parang home yung feeling mo, nandun lang si Summer. And true enough. Pagkaan lang din ng mood. Lahat parang naging happy pill siya. Yung cast namin, pati yung mga boys ha. Yeah. Mga star boys, lahat. Pag nakikita siya na sumasaya yung mga boys sa set. So, para siyang naging a ball of sunshine sa amin dun sa set. Yeah, para talaga siya sa amin. Sunshine. Blanket lang. Mahilig siya sa blanket or sometimes damit ni DJ, pero hindi siya matoy. Unlike sila Tala and Kaya, hindi siya matoy. Basta nakadikit siya sa amin, okay na siya. Pag di mo siya pinapansin, ayaw na lang yun. Pero siya kasi hindi. Parang pwede siya kunin ng kahit sino, hindi siya nagagalit. Pero ayaw niya pag di mo siya pinapansin or pag kunwari nasa bed ako, tapos hindi siya papaakyatin. Iiyak lang siya hanggat hindi siya makaakyat sa bed.
As in, go, sample. Like that. Hindi naman, ano lang, mas na-overwhelm lang siya kasi siyempre bago yung lugar. Yeah. So, pag tatawagin kami sa set, iiwanan siya dun sa standby area. Doon lang siya nagpapanik. Kaya pag nakita niya yung mga video sa set, iba lagi siya nakasunod. Sa kanya siya sumusunod. Hindi niya ako pinapakinggan. Yaman. But that's true. Sino mas strict? Si mom or si dad? Me. Kaya siguro mas close sa tatay niya. So si dad ba may tinotolerate ng mga kalokohan ng summer? Nakakatawa. Oo. Tao. Di ba din? Ako lang tagabigay ng pagkain sa kanya. All the time. Pero hindi naman yung mga pagkain na bawal. Siyempre alam ko naman yung mga bawal. So pag alam kong, oops, pwede to. Ganon din si Catherine sa action sa lahat ng aso. Kahatiin niya yung mga pagkain sa maliliit para mabigyan niya lahat. Mm-hmm. Ganon naman lagi. Eh ito, siyempre, nung taping, siya lang yung nandun. So, lagi siyang busog. Artista! May cut off? Ay, meron! May cut off ba siya? Ano siya natutulog? As in, sinasabi namin kay Derek kasi nga napapagod siya. Kasi every time pupunta kami sa set, nandun siya. So, feeling namin napapagod na siya, nasa stress na. So, sinasabi namin kay Derek, pwede ba pupunta na lang siya sa set, kunwari after lunch? Tapos bago mag-gabi, bago mag-dinner time, tanong namin, Direk, may scene pa ba si Summer? Kasi napagkawa ko talaga. Pag-gabi na, siyempre, iba naman yung may pinapagawa ka sa aso. Eh. Yeah. Iba yun eh. So, nakikita mo rin na kapagod na siya or hindi siya mapakali. Pag ganun na, sabihin ko, pwede na magpahuwiin ito. Okay na yun, kahit wala na dyan. 4 working hours. Ganun lang. Pag nakakatawa to, pag yung bag niya, di ba? Pag binuwata ng PA ko yun, tapos binag niya, alam niyang uuwi na siya. Alam niyang babalik na siya sa bahay namin. Ang kulit. Hindi niya na rin ako papansin. Pagod na siya. Pag nakita niya red bag niya, pag naglakad na, hindi na ako tatalikuran na ako. Gusto na ako mo. So again, pero no pagdating sa bahay, pagdating sa bahay, nandun lang sa pinto yan. Pag narinig niya na yung van na nandun na kami sa loob. Nandun na siya sa pinto, nakasalubong. Nakakatawa. So, parang siyang bata. Di ba pag bata naman, di mo maku-force pag pagod na. Di mo pwede naman sabihan. So, pag nafe-feel namin pagod siya, sabihin namin kay Derek na, uwi na si Summer. So, sa next scene, pwede ba iba na lang? Or ganyan. Naintindihan ni Derek kasi nakita nga nila na hindi siya tumitigil sumunod kay DJ. So, yung pag-whole day, di namin siya pinauwi. Kawawa siya talaga. First and last. Commercials pa din. Pero to be fair sa mga kapatid niya, yung ibang kapatid niya naman, magsiselos na yung mga ibang anak namin. Mag-aral na ulit siya. Finish niyo muna yung studies niya. Oo. Si Lexine kasi sabay sila nag-aaral. Mag-online classes pa siya. May tawag ni Lexine dito mga cousins niya kasi di ba technically pinsan niya yung mga pag-alaksin. Kaloka! Last question, papayagan niyo yung naman siya mabot. Anong edad? Nagka-anak na to! But that's the last one. Ipapakot na namin. Ayaw na namin. Mahirapan siya. So choice naman yun ng ano, di ba? Kahit sinong amo or kung sino yung owner. Minsan nakakaawa rin kasi pagpuntis yung aso, di ba? Hirap din sila eh. Napapagod sila. Hirap sila gumalaw. Okay na rin. Nagkaroon na siya ng babies. Okay na yan. Neuter time na siya. Last vlog na to. Gusto pa namin magpag-usap pero she's tired na, so that means she needs to say goodbye. So again, thank you for getting to know Summer. And abangan niyo pa siya sa mga upcoming episodes dahil malaki ang role niya sa The House. Bye fans! Thank you!